Filipino Toy Collectors Worldwide. My name is Andy and today, I'll be unboxing the Vault and Bundle. So, ano nga ba itong Vault and Bundle? Ito ay galing kay Jerome Mina C. So, actually, hindi ko alam talaga anong laman ito, pero I'm sure it's not a toy. So, anyway, nakuwire ko ito dahil sa mga friends natin sa US, meron kaming group bundle na pinapangunahan ni Mr. Hill Perez. So, shout out kay Mr. Hill Perez. So, itong, ang reason ng paggawa ko na itong video na ito kasi maraming members sa Filipino Toy Collectors Worldwide at saka kung ano mga iba pang group, syempre, ay interesado malaman kung ano ang laman nitong Vault & Bundle. So, huwag na natin patagalin. I-open ko na. So, as you can see, nandiyan yung name ko. Kasi nga, doon sa group buy, maraming nag-order nito. So, syempre, usually ganyan eh. Pag maraming nag-order, kailangan nalagyan ng pangalan yung box. Hindi mawala. At nakakatuwa dito, kasi nga, very limited to. Hindi ito yung basa-basang mabibili mo sa Mandarake or any Japanese store. Galing to sa Japan. Galing to kay Jerome Mina C. So, if you're interested, you can PM him on Facebook. And I believe that he still might have a few of these left. So, I'm not 100% sure, pero just PM him. Eh, open na natin. Para di naman, paano ba ito? Okay. May lid pala siya. Okay. So, ayan. Sabay ko na yung open para natin makita siya. Ayan. So, kakatuwa naman to. So, ang first item sa loob nitong bundle ay itong, I think it's a pin. Vault is 5 pin. So, ang ganda ng details ito. Ano siya? I am not sure if this is diecast made, pero para siyang ganun eh kasi it's very heavy. Then, ayun, nakakatuwa siya. It reminds me of yung Godaiken na Vault is 5. Kasi yung parang card niya is very similar to the Godaiken box. And then, yung si Voltus 5, yung red elbow, palabitin niya natin. I'm not sure if yung glare ay nakaka-contra sa ano. Yan. Let's see kung mag-zoom in ko rin once I edit the video. So, yeah. So, ito ang ganda niya, oh. So, I think it's a pin. Kasi nga, you can tell by the, sa likod niya. And then, it's sealed. Ang ganda nito, it's very nice to have one. So, you can't really find this anywhere, I guess. I mean, maybe you can, but it's not that easy, I guess. It's not like something where you can just buy anywhere. Anyway, the second item is this. I believe it's a keychain. Buksan natin siya. Ayan guys, gusto ko kasi makita nyo maigi. So, I'm opening the, Ayan. Yung ganda naman ito. Ano siya? Keychain. Tapos, ayan yung yung famous Voltus 5 na niya. Logo. And also, makikita yung keychain na niya. Oh, magkaiba pala ito. Teka, wait, oh, okay. So, itong, yung kabilang side ng keychain is yung, nakikita nyo ba? Yung Vault & Box based on the 1977-78 Poppy Vault & Box DX. So, yan yung kahon nung Voltus 5 na diecast nung 70s. So, yung kabilang side naman niya ay yung sa Bandai na. Ito yung lumabas last year. So, ito yung Bandai SOC Voltus 5 DX na gawa nga ng Bandai. So, ito yung kabilang side, yan yung sa Vault & Box din, pero yung 2020 na Voltus 5. So, yan. So, parang siya yung the new and the old, kumbaga. Ayan. Nag-meet yung dalawa. So, ayan. Nakakatawa, kasi, siya,
Ano ba tawag dito? Hindi naman laminated to. Ano ba tawag sa ganito? I'm not sure ano yung tawag. Pero ayun nga, parang siya merong, I guess parang glass na cover. Not glass. I think it's more of like acrylic or something. Pero ang ganda. It's very heavy. Tapos at the same time, yung, ang ganda ng diyan niya. Ng details niya. It's very clear. It's not smudge or anything. So, ang ganda. So, ito yung second item. So, yung pin and then yung keychain. And then, oh, there's another keychain nga pala. Itong keychain naman na ito, kita niyo ba? Itong keychain na ito ay more of yung parang deform heads. Matawag sa ganito. Parang yung deform heads eh. Ayan o. Oh. Ano siya? I think it's made out of diecast din for kung ano man na material to. Pero it's metal base. So, ayan siya. Mabigat siya. It's a keychain. And then yung card niya is very similar to the Godaiken collar, right? Godaiken collar. And then, yeah, so yan yung third item na nasa loob ng walk-in bundle. And then, the third item is, what is this? Oh, it's a sticker. So, itong sticker na to ay, marami siya sa loob. Metallic style siya. Medyo, may glare yata eh. I'm not sure if you're seeing it well, pero, let me try it out. Closer to the camera. So, yan. As you can see, yung ano, yung unang-unang sticker, let me open it. May tape pala siya. So, para mapakita ko na lahat ng mga stickers sa loob. Kasi marami siya eh. It's a group of stickers. So, ayan. Oh, it's based on the Poppy standard version, yung Voltes 5 standard version, and then makikita mo yung 5 ships na para siyang ano, parang blueprint, yung parang ano, yung nakikita mo yung loob, yung see-through, yung mga yung machinery niya, lahat ng puno. Anyway, ang ganda nito, this is something I probably use and put on my guitar case. I have a Rickenbacker, a vintage Rickenbacker that will match this. Kasi syempre, vintage look with the vintage look, ang cool. Tingnan nyo, ang ganda niya. Ang ganda niya, see mo. And then, the second one is, yun, Voltes 5 pa rin. And then the third one is auto yellow elbow. Ito naman is based on yung ano, yung first version. Kasi makikita mo yung booklet saka yung pen and yellow elbow siya. I think ito yung true first yata ito eh. Yung true first edition ng Voltes 5 Poppy version, bulk in box. So ayan siya. And then the third one is, I remember this. Ito yung sa mga ads nung lumabas yung Voltes 5. So, ayan. Meron na siyang sticker niyan. Cool na cool. Kasi meron siyang yung Poppy logo. And of course, ito. Same thing. Yellow elbow rin. So, yung first version. Nakita mo yung booklet niya rin doon. Saka yung pen. And then the yellow elbow bomber. Saka makita mo yung sa stickers nung sa ano, lander. Hindi ko siya makita yung iba eh. Pero yeah, I think it's yung first version or true first. And then the 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung pang-anim na sticker that came with it. Ito naman ay pareho lang siya pero 6 na copies ng Voltes 5. Ayan. So ito, lalagay ko na siguro isa nito sa case ko kasi maganda siya tingnan. And then ito yung mga
parang binis doon sa mga old school na stickers, pero yung nga, ano siya, parang yung deform, ano nga, super deform. Pero yung dating nung ano niya, yung style is yung parang, alam mo na, yung parang cut out ng contour nung character. So parang ganun yung style niya, parang yung mga old school na stickers. So ayan, Voltes 5 in Pilots, and then si Octo 1 ni Little John. And then, yeah, so yan yung lahat, ito yung laman ng mga stickers na naka-bundle siya sa isang plastic. So madami. So meron siya 5 na parang wallet size na stickers that are mostly based sa Poppy na Chugokin DX mostly. And then may isang, I think may isang what do you call this? Yung standard version. I think the rest I might be wrong. I think it's all DX pala. Sorry. My bad. So, ayan. Ang ganda. So, meron siyang 2 keychain, 1 pin, at saka itong mga stickers. So, ayan. So, ayan na yan. 4 items. And then, yung 5th item. Actually, itong box ito is very heavy. At first, kaya akala ko baka may meron chugokin sa loob eh. Kasi mabigat eh. Even this one. I'm not 100% sure what this is, pero para siyang ano eh. Para siyang display, eh yun na display, kasi I can tell by meron siyang stand, eh, meron siyang stand that has holes, and you can kind of like, you know, guess na ito ay na-insert doon, and then in front of it, itong Voltes 5 logo, and then of course, yung one hole na nandyan ay eksakto para kay Octo 1. Yan. So, Octo 1 nga, nalilito ako kasi parang naisip si Octo 1 eh, ng yung sano niya sa Ghostbusters. Pero anyway, ayan, nandiyan siya, si Jamie, si Mark, si Big Bert, Little John, saka si Mark, si Ray, Voltes 5 crew. And then, ito, I believe it's something that you can display, para siyang stand na nakakabit siya nga doon. And then, yung is see-through, no? So maganda siya. I think maganda to if you have a light behind it, right? I'm not sure, but it seems like it's gonna work with that. So, kaya parang cool siya. It's heavy. And, yeah, ang ganda. And then, what is this? Oh, I think this is, ano ba to? Magnet pala ito. I think it's magnet. So, itong last one, ay mabigat, magnet siya. Ang nakakatuwa dito, ito yung tipong magnet na once inalis mo siya doon sa casing niya, I think it's pwede mo ibalik kasi nga, yan yung ano niya eh. Nandiyan yung nga, naka-cut out siya doon sa, ano niya, same contour. Tapos, siya yung tipong pwede mo ibalik doon pagka, ano, para hindi mawala. Pero ito, natatakot ako ilagay sa fridge namin to. Siguro sa ibang part ko ilalagay. Most likely, sa baba, if I have anything that has metal, siguro doon ko ididikit. Kasi natatakot ako dito, dahil yung fridge namin, pare, bukas sarado, baka mahulog at baka mawala, masipa sa ilalim ng fridge, ayun na, makalimutan na mawala, or ma-vacuum cleaner right after. So, I would just keep this, probably, kung hindi ko siya i-frame ng ganito, ilagay somewhere, or stick somewhere, basta, malamang doon sa recording studio ko, kasi I have a lot of, like, metal casing there, that I can stick this easily, you know? So, maganda siya. Yan lang naman ang Vault-in Bundle. So sa mga nag-request at saka sa mga may gustong malaman kung what's inside this Vault-in Bundle, maganda siya, maganda yung box, and very very affordable siya. You can contact Jerome Mina C. Siya ang nagpadala sa amin ito from Japan. So ayan, I would suggest na rin na kung kukuha kayo, you're from North America, ay mag-group buy na lang kayo to save money for shipping. Kasi nga, ito maliit lang siya. Sa bagay, pwede mo naman din siyang, you know, i-small pocket, I guess. Kasya naman siya. So, ayun. So, saan ba itong takit na ito? So, anyway guys, maraming salamat sa pagtuloy-tuloy na suporta. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please like and subscribe para ma-update kayo sa mga videos na i-upload ko. And of course, hopefully, ah yeah, by the way, before I forget, last year actually, we had a TV show here in Canada called the Filipino Toy Collectors Worldwide.
Tapos, we are doing a second season, so we'll be shooting this month, sometime this month. So yeah, watch out. Make sure to support the channel. I think it's show here in Toronto, sa Rogers TV. I think, I'm not sure, sa Vancouver. There's a lot of other channels there na yung mga Asian or Filipino channel. Pero ayan, I was told that it's doing good. So yun, sana help us support para magtuloy-tuloy pa siya. And then we have more guests for the next 3 or 4 episodes. We'll guest tayo, kaya maganda kasi alam mo na, you get to know the Filipino collectors here, no, in Toronto, or maybe when the pandemic ends, maybe we can do some, we can tour around Canada or maybe even the US, or who knows, right? Para mapuntahan kayo or makapagawa tayo ng mga tour around Ontario, doing shows, or isang tour, some shop, toy shop tour or something like that, which I've been doing at Filipino Toy Collectors Worldwide. So if you're not a member of Filipino Toy Collectors Worldwide sa Facebook, please do so. Kasi marami tayong friends doon at saka marami tayong information na malalaman doon. At the same time, since meron tayong TV show, hopefully ma-share pa natin doon sa mga kapwa collectors natin. At saka don't forget that Filipino Toy Collectors Worldwide is not the only toy group na cool sa Facebook. Marami pa dyan. Nandyan ang Catholic Falcon, nandyan ang Vintage Toys Philippines, nandyan ang LVIF, nandyan ang Vintage Walkers 5, marami pang iba. I'm sorry if I can't remember right now kasi medyo, alam mo, wala naman tayong script eh. Parati tayong on the spot na pag gumagawa tayo ng YouTube video. So anyway, thank you again for watching and thank you for the support. And make sure to share this video para malaman nila itong Vault in Bundle, and hopefully makatulong tayo kay Jerome, Mina C. Maraming salamat guys. Peace out.